kay Vincent Tarosa. Body pag sa Air Force ba kailangan pa ng 72 units? Kahit anong unit po ng AFP, kung ikaw po ay undergraduate, ikaw po ay hindi pwedeng mag-take ng sa any unit ng AFP kung hindi mo pa nare-reach yung 72 units. Kung ikaw ay mag-apply and undergraduate ka, tingnan mo muna kung na-reach mo na yung 72 units, no? Kasi ano, kung hindi mo pa na-reach yung 72 unit, kahit sa anong unit ng AFP, hindi ka pwede mag-apply. Hindi ka pwede mag-apply kung hindi mo pa na-reach yung 72 units. Yung 72 units na yan, is pa, yan ay hinahanap sa lahat ng unit ng AFP. Kahit sa Air Force, Navy, Army at Marines, yan ay inaano talaga yan, hinahanap yan na 72 units kung ikaw ay undergraduate. Eh, hindi ko to maano tong pangalan na to. So, pwede po bang 6 feet ang height, sir? Gusto talaga maging sundalo eh. So, pwede po yan. Hanggang 6'4 naman po ang height limit ng gustong mag-apply. J&M Vlogs. Pwede na ba mag-walk-in ngayon, buddy? So, yung pag-walk-in siguro sa pag-APPSAT or sa pag-mag-apply. Sa pag-apply kasi talaga, walk-in yan. Pero sa pagpa-register sa APPSAT, pwede yan online. Pwede rin yan walk-in. Pero depende na yan kung saan ka mag-apply. Kung example, kung taga Manila ka, sa Arolozon, check mo lang page nila kung pwede kang mag-apply ng walk-in. I mean, pwede kang magpa-register na walk-in. Dahil nga sa pandemic, inuuna pa rin yung siguridad at yung kaligtasan ng mga aplikante. CJ, sir, pwede po ba kahit hindi matangos ang ilong? Oh, so yun, natawa lang ako. Sorry. So, ang AFP ay hindi naman yung bumabasa, itsura, as long as qualified ka, yung physically fit, mentally fit for training, pwede ka. So, kahit pango ka, yan, kahit pango ka, pwede ka mag-apply. Hindi naman tayo mga kanok or hindi, joke lang. Kaya yun, kahit pango ka or hindi matangos yung ilong mo, o kahit hindi matangos yung ilong mo, pwede ka pa rin mag-apply. Hindi bumabasa ang AFP sa kung matangos ang ilong mo or pango. As long as qualified ka, physically and mentally fit for training, pwede ka mag-apply. Sir, paano kung naputo lang yung tuturo sa kaliwa, pero kung kukulang ang nawala, pero hindi naman lumagpas ng 1G, makapasok pa rin ba? So, pagkakalam ko, pwede may chance na makapasok yan, no? As long as makita nila sa medical na, sa physical, medical exam, titignan dyan yung pangatawan mo, lahat din. Kung sa parts na yan, ano, may chance ka pa rin na sa hintuturo, pwede ka pa rin matanggap, may chance ka pa rin na makapasok. So, try lang. I'm not saying na hindi ka makapasok, no, pwede ka pa rin mag-apply at pwede ka pa rin matanggap. Sir, okay lang ba may stretch marks? So, ang stretch marks kasi yung nakukuha yan, di ba, pag nanganak ka or mataba ka tapos nagpapayat ka. So, kung may stretch marks ka na galing sa panganak, bawal. Kasi nga, bawal naman ang may anak, di ba? Pero kung yung stretch marks mo ay nakuha mo sa, example, mataba ka dati, then nagpapayat ka, nagpa-exercise ka, nagpapayat ka nga. Ang stretch marks, hindi ka pagbabasihan yan. Lalo na pag sa lalaki, marami akong kakilala na may stretch marks pero nag-a-apply. Kasi hindi naman yung tinitingnan sa AFP. Basta yung stretch marks mo is, yung mga kakilala ko na nagkamera ng stretch marks is, yun yung mga matataba dati na ngayon mapapayat na. So yes, pwede ang may stretch marks sa pag-apply sa AFP. So pwede mo ba kahit colorblind? Dito sa part na to, kahit sa ang unit ng AFP ka mag-apply or kahit sa PNP, BFP, BGMP, may posibilidad po na bumagsak pag colorblind ka. Pero, I'm not saying na hindi ka matatanggap. Depende kasi yan sa pagka-colorblind mo kung yung grabe talaga or may chance pa rin na matanggap ka. May chance pa rin na matanggap ka, no? Kahit pa paano. Hindi yan, na colorblind ka, bagsak ka, no? So, may chance pa rin na matanggap. Depende na lang yan sa medical ng AF. Kung sa tingin mo hindi naman ito masyadong makaka-apekto sa'yo, yan, try ka lang mag-apply. Pero kung yung pagka-colorblind mo is talagang sobra na halos hindi mo ma-describe yung color ng maayos, may chance ka na bumagsak. Pero kung sa tingin mo is minor lang yung hindi masyado, try ka lang mag-apply, pwede kang matanggap. Ronen Rosales, halimbawa may varicose veins, isa po ba yun sa disqualification upang makapasok sa AFP or upang di makapasok? So yes, ang varicose veins kasi delikado yan, no? Yun yung kasing yung mga veins na sinasabi sa amin na mahina or weak. Yung nga, weak, mahina. Varicose vein, delikado, lalo na pag exercise ka, baka bigla lang bumigay. Yan, delikado yan. Pero, depende yan sa pagka-twisted ng ng mga ugat mo, no? Depende yan kung yung varicose vein mo ay, delikado talaga. Pero, pagkakalam ko talaga pag mayroong varicose veins na aplikantes, masyadong delikado yan, no? Pero pwede ka rin mag-try kasi AFP naman yung makapag-decide if qualified ka or physically fit ka sa training. Kay Fortunata Ribatado, so, ako po sir, may pilay po ako sa elbow sir pero wala naman po ako nararamdaman na sakit. Kung ma-operahan na po to sir, pwede na po ba ako mag-apply? Pagkakalam ko kasi pag may mga surgery na
history ng surgery, may mga chance na bumagsak. Lalo na pag mga, I'm not saying na hindi ka na qualified mag-apply. Pagkakaalam ko lang kasi meron talaga nagkwento sa akin na pag may mga previous operations, no, may chance na bumagsak. Pero may chance pa rin na makapasok. Depende kasi yan kung ano yung history ng opera, no. Pero kung ganyan sa may sa elbow mo, pilay, AFP pa rin yan makapag-decide kasi kahit sabihin ko na pwede, kung sa AFP masuri nila ng maayos and makita nila na delikado yung ganyang kalagayan sa training, hindi ka talaga makakapasok. Pero pagkakalam ko kasi, pwede ka pa rin mag-apply. Try mo lang and wala namang mawawala. Try lang. So, kan Z or T. Sir, paano po yung di pantay yung ipin? Pagkakalam, pagdating kasi talaga sa medical, pagdating sa dental, masyadong mahigpit ang AFP. So, mas maganda is pumunta ka na lang sa pinakamalapit na unit ng AFP at itanong mo if qualified pa ba or pwede pa bang matanggap ang aplikante na ang ngipin is hindi pantay. Pero pagkakalam ko kasi talaga pwede. Meron akong mga kilala na hindi pantay ang ngipin pero hindi naman sobrang nakapasok pa rin. So ngayon, mas maganda is paayos mo muna ang ngipin mo, then pumunta ka sa pinakamalapit na unit ng AFP upang magtanong kung ano may magandang gawin kung ikaw talaga interesado mag-apply. Anyals, gitara. Sir, tanong ko lang. Sir, 27 na ako at may skills ako. May NCT din ako sa electronics. Graduate kasi ako sa TESDA at isa din ako electronics technician. Sir, pwede ka mag-apply sa special enlistment yan. Kung may hiring na ng special enlistment dyan sa inyo, sa unit na applyan mo, pwede ka mag-apply. Pero kung sa regular enlistment, overage na po tayo, sir. So, paano po kung maliit lang almoranas, di naman masakit, external hemorrhage, sir, papasaba sa medical? So, kagaya nga nung nasabi ko, maliit o malaki, as long as almoranas, may chance na bumagsak sa medical. Kaya mas maganda is, paggamot muna natin, then apply tayo sa AFP para sure na walang problema. Kahit tugstak, varicocele, scrotum, ma-qualify pa ba if na-operahan? Pagkakalam ko kasi talaga, pag may history ng opera, is may mga posibilidad na bumagsak na. Pero pag ganyang case, may chance ka na bumagsak kasi delikado sa isang aplikante ang merong ganyang kalagayan. So, dapat kasi talaga is physically fit ka, wala kang naramdaman na kahit anong sakit pag pagpapasok ka sa training. So ngayon na, pero pwede mo pa rin itanong sa pinakamalamit na unit ng AFP upang ma-clarify if qualify ka pa mag-apply.